So ayun na nga mga idol, no. Inabot na kami ng umaga dito sa hospital. Tatlong oras na kami dito. Alas 3 pa lang ng madaling araw ay nandito na kami. Pagkatapos, ayan, tulog na si yung anak ko. Ayan, tulog na yung anak namin. At wala pa rin mahanap na ENT, no. Wala pa rin pong mahanap na ENT. Yung hospital dito sa amin ay nakikipag-coordinate sa ibang hospital. Kaso wala pang makasagot na may duty na ENT ngayon dahil nga po holiday. Kailangan nga po ENT yung makatingin doon sa anak namin kasi hindi rin sigurado nung doktor kung gagaling doon sa binigay niyang gamot. Kasi binigyan siya ng antibiotic, tapos tinanong namin kung gagaling ba yon doon sa binigay niyang gamot, pero hindi daw niya sigurado, no. So yun nga, kaya nga dapat ENT nga talaga yung tumingin, no. ENT, kaya naman yun, nagtsatsaga kami magantay dito para sakali man ay kung may makitang ENT doon namin siya dadalhin para sigurado mga lodi, no. Kasi iba po kasi talaga yung ENT yung nakakatingin dito. Iba po pag ENT yung nakakatingin. Kasi sila po yung mga specialist pagdating sa sa tenga, sa nose, sa tongue, damay hanggang sa Sila po yung mga specialist doon. Yung kalagay ng ano ko hindi rin masabi ng doktor kung alin nga yung naging cause. Ng cause kasi syempre pag yung doctor is general, is hindi siya hindi pa tawag dito, para ba explain? Ibig sabihin is mas masasagot daw ng ENT, mas alam ng ENT kung yung talagang cause noon, no. So yun nga mga idol. Ayan, antay kami dito hanggang anong oras na? Alas 6 na. Antay pa lang kami dito hanggang update. Ano naman? Every 30 minutes in-update kami nung hospital kung may natawagan na. Wala pa rin. Mahirap kumontak ngayon kasi nga holiday, no. Yun yung nasakto naman, malas lang kasi nataon na holiday tsaka siya nagkaganon si Gaydel, no. Kaya yun nga yung mahirap dito sa lugar namin, no. Malayo kasi probinsya kami, kaya ganun. Mahirap. Pero kung sa Manila siguro may ENT kahit saan ka magpunta, no, sa Manila. Kuya, sa kabila na, kuya. So dito antay lang naman kami. So mamaya tingnan natin kung ano yung magiging update. Sana mawala na yung magano mukha ni Kedel. Hindi siya nawawala . Ganun pa rin. Ganun pa rin siya kalaki or mas lalong lumalaki, no. Na-alarm kasi talaga kami kasi nagulat kami. Umiyak siya bigla kaninang alas 2 yata o alauna. Pagkatapos pagtingin namin, pagbuhay namin ng ilaw, yun nga, namamagana. Tapos akala namin sa sipon lang. Sinisipon lang siya. Pagkatapos medyo nahihirapan siyang huminga kanina, siguro nga dahil namamaga yung kanyang pati yung ilong namamaga, no. So ayun, tingnan natin mamaya, no. Sana wag na ma-infection kasi kung infection hindi ko rin alam wala rin akong idea ganito, no. So sana umaling na agad si Kedya, kakawa naman. Nakakakaba kasi pagkabata, dapat maagapan. Kasi hindi po sila makakapagsalita or hindi nila mahirap, hindi nila kayang i-explain kung yung nararamdaman nila, no. Ibig sabihin is bata pa siyempre, 2 taon. Ibig sabihin hindi pa nila masasabi na masama na sobra yung pakiramdam nila, sobrang sakit na yung ganun, no. So iiyak lang, ganun lang yung ma-express nila. So pag tinatanong naman namin kung yung masakit, kaya naman niyang ituro, no. Pero hindi niya kayang i-express kung gaano kasakit pa yon, okay. So mamaya mga idol, tingnan natin kung po yung magiging update dito. Thank you.